Hello, mga sir! Good morning, happy Sunday sa inyo. So, nandito kami ni Kuya Gary, papunta kami ng San Jose del Monte Tula, yung boundary ng Caloocan sa San Jose del Monte. Dahil, kukunin natin yung Aerox natin, yung Aerox 155 natin. Mamaya ako ikukwento sa inyo kung paano natin nakuha yung Aerox na yun, kung magkano natin siya nakuha, at kung ano yung mga gagawin natin sa motor na ito. So, sama kayo ngayon sa biyahe natin. Malapit lang naman, siguro mga 10 to 5 minutes. Let's go! So yan, nandito na kami sa may boundary ng San Jose del Monte at Caloocan. Dito kasi sa San Jose del Monte, meron kaming parang bagong batas nung nag MECQ na bawal lumabas lahat ng taga San Jose. Pag lumabas ka, papuntang Quezon City, Caloocan, iku-quarantine ka ng 14 days. Bawal din pumasok dito yung mga non-essential. So ibig sabihin, kung galing kayo ng Quezon City, Caloocan, hindi kayo papasukin basta-basta. Ayun. Andun na sa utol, nakikita ko na doon banda. Tingnan natin yung Aerox na rin. Excited na ako. Utol, hi ka. Yun, ito na yung Aerox natin, mga sir. Uy, sir, pleto. Yan, pa-birthday ng Ate Isa mo, kahapon pa yan eh. Yun, this is Yamaha Aerox 155 Black Raven. Mamaya na tayo mag-usap-usap pag nakasakay na ako, mga sir. Let's go! Yan! Aerox Gaming! Bira-bira! Bagal! Stuck eh. Nakakapanibago talaga kapag nag-drive ka ng stuck na motor tapos galing ka sa kargadong motor. Although ano naman siya, very smooth. Ang smooth ng throttle, ang smooth ng suspension. Yun nga lang, hindi ka happy kapag binibira mo yung silinyador. Hindi ako masyadong masaya. Full throttle na yan, no? Full throttle sa bangkingan! Bakit ang suspension? Nag-chop! Anyway, ano ba ang kwento nitong, nagwawiggle yung manibela, may tama to. Anyway, the kwento of this Aerox, meron akong solar project last week. Isang subscriber natin, shoutout Sir June, shoutout sa'yo. Di bale, pareho natin siya na motorcycle enthusiast, mahilig manood ng mga motovlogs, and he was able to find me na nagkakabit din ako ng solar. Kaya, hindi siya nag-hesitate mag-contact sa akin, nagpakabit siya sa akin ng solar. Tapos sabi niya, Mel, baka pwede yung ibang part nung cash, Aerox na lang. Di ba, parang cash plus trade-in nung Aerox niya. So, nakuha natin tong Aerox na to sa napakagandang halaga. Ayun, kaya meron tayong Aerox ngayon. Ang tinakbo niya, 10,875 kilometers. Bata pa to para sa akin. Ganda rin pala ng handling ng Aerox, no? Medyo sporty yung ano niya. Sporty yung dating niya kasi yung likod mo, nakakuba ka ng konti. Lalo na siguro sa mga mas matangkad sa akin. 5'4 lang ako eh. So, mas aggressive yung riding position mo. Kaya pag nagko-cornering ka, mas maganda siya ng bahagya. Kasi yung weight or body weight ay lahat ay leaning forward. Papagas muna tayo. First gas mo, baby Aerox. Ano kayang papangalan natin sa Aerox natin na to? Bigyan nyo nga ako ng suggestion. Kung si NMAX natin ay Uten ang pangalan, ano ang pangalan ng Aerox na to? Pagas lang tayo saglit. Sige, full tank, kuya. Paano ba to? Marunong nito eh. Fuel. Hindi ako marunong mag-open ng fuel, yun. Nasa open pala.
Yeah, full tank kuya ng ano, premium na pula. Natanga lang ako. Ilang liters ba tong Aerox mga sir? Oh, 125? 136? 140? Ang liit naman ng tanki mo, bes. 140 lang. Puno ka na. Ito, nakauwi na tayo. Ito yung Aerox natin. Nandito na sa bahay. So, ano ba yung mga papagawa natin dito? Ito, may basag yung heat guard. Itong brake lever, you know, mukhang galing sa tumba. Pero wala naman siyang gas-gas sa side. Wala naman. Meron naman, pero mga minor lang. Talagang hindi naman siguro siya sumemplang ng malaki. Eh, no? Parang tumumba lang. Tapos ito palang ano, yung para lagayan ng cellphone para sa charger. May ano, kita nyo, may bakat ng duct tape. Kaya ayusin din natin yan. Tapos yung sticker ng mags. Alam ko hindi yan stock eh. Pinagawa lang yan eh. Alam ko wala talagang ganyang sticker yan. Tapos yung seat cover niya nakapalit pero stock seat pa rin yan. Hindi naman pinatabas, ganun pa rin yung height niya. Wala naman ibang modification bukod dun sa sticker sa gulong. Yun mga sir, ano kayang gagawin natin sa Aerox na to? Nag-iisipan ko siya kung gagamitin ko siyang another bike or ipaparapol ko. Or parang yung parang game na bingo-bingo ba na sa Facebook natin, Facebook Live. Tapos pangatlo, gagawin ko siyang track bike. So I don't know kung what's gonna happen with this one. So ayun mga sir, stay updated lang. Meron tayong bagong Aerox Black Raven. Yes sir. Nilinis lang natin yung Aerox natin. So ito na yung kinalabasan niya. Tinanggal ko na yung sticker ng mga mags para all black siya. So ayan yung NMAX natin saka si Aerox. Tapos napansin ko na malambot yung gulong sa harapan. So i-check ko lang, baka mamaya kaya nag-uwigil yung manibela natin kanina is because malambot yung gulong. Tara labas tayo. Testingin lang natin ulit yung Aerox kasi hinanginan ko lang yung gulong kasi sobrang lambot kanina kaya pala nag-uwigil yung manibela. Subukan ko ulit bitawan. Ayan, no? Kita nyo? Diretso na siya. Di na siya nag-uwigil. Yehey! Malambot lang pala yung gulong. Ngayon ko na-appreciate yung ano eh, stock seat. Kasi yung NMAX ko, naka-flat seat kasi yun eh. Ito, lambot eh. Sarap sa puwet. What I can notice from this bike, this one handles, ang tawag sa English, agile eh. Yung maliksi siyang iliko, mas madali siyang ano, pasunurin sa gusto mong gawin. Yeah, yun yung napansin ko sa kanya. Bibili lang tayo ng ano, ulam namin. Yeah, this one. As you can see, oh, it's all black. I don't know, bakit ako mahilig sa black? Alam nyo ba, ito, share ko lang sa inyo. Sabi ng nanay at tatay ko, pinaglihi daw ako sa brownies. Kaya daw maitim yung kulay ko. Kaya siguro, from there, nahilig ako sa mga kulay na maitim. Mga dark. Ever since, eh, mahilig ako sa dark na damit. Ito, lately na lang ako na nagkakaroon ng mga damit na iba-ibang kulay. Napaka-slick tignan itong Aerox. Pero huwag kayo maglala, si Ute natin, si NMAX natin, yung pa rin ang ating favorite bike. Ayan, ito na yung nabili nating ulam. Siyempre marunong na ako magbukas ngayon. So open daw. Tapos seat, yun. Marunong ka na, bes. Meron na rin tayo nung pampalit nung ano, yung dito. Kasama siya nung binigay ni sir yung Aerox. Meron na siyang pamalit. So, yan! Nakabili tayong ulam. One of the nicest thing na nagustuhan ko rito kay Aerox is meron siyang tachometer. Itong kulay something dito sa ibabaw. I don't know if you can see it in the camera. Pero, once na nag-engine rev ka,
nakikita mo umaangat yung RPM ng makina mo. So nakikita mo yung rev range. Malalaman mo na tumatakbuhan ng 70 kilometers per hour at this rev range, or para sa mga nakakaintindi, I appreciate this RPM gauge. Tapos, what I feel about this one is mas madali talaga siyang iliko as compared to my NMAX. Kaya siguro, ginawa ni Yamaha itong dalawang version ng bike na to. Si NMAX was made for comfort. Ibig sabihin, kung ikaw ay medyo laid back, mas relax magpatakbo, mas maganda sa'yo yung NMAX. Pag ikaw naman yung tipo ng tao na aggressive ang pagpapatakbo, habol mo yung forma sa Aerox ka, kasi mas sleek talaga yung design nito eh. Mas maraming kanto-kanto. Mas magandang tignan, kumbaga, kapag nakaparada. Yun lang, that's my opinion. Yan, may naka-NMAX dito. Maganda rin naman talaga yung NMAX. Siyempre, si Uten ko, yun ang pinakamagandang NMAX sa buong Pilipinas. So that's it mga sir, that's it for this vlog lang. Maraming salamat kay Sir Jun Varona ng Quezon City sa pag-trade in ng Aerox niya. At shoutout kay Melvin Jan Dator, belated happy birthday sa'yo yesterday. Siyempre sa mahal kong asawa, belated happy birthday din, August 15. Sa mga may birthday dyan, happy birthday din sa inyo. Ang tabayanan nyo lang kung anong gagawin natin dito sa Aerox natin na to mga sir. Kung anong mangyayari, makakapag-adventure ba tayo gamit tong Aerox na to. At syempre yung mga next upgrades natin kay Uten, antabayanan nyo lang din. So see you next vlog mga sir. Yes sir. Bye.